napagluto ka na ba? Magluluto pa lang po ako. Ako po, ma'am. Natawag ka kanina, pero akala ko absent ka. Sorry po, ma'am. Dinalhan ko po kasi ng pagkain yung tatay ko. Nais nating maging masaya kahit minsan man lang sa ating buhay. Kahit mahirap at puro baliko, kailangan nating pilitin. Dahil sa mundong ating ginagalawan, may kapalit ang bawat kaligayahan, kalungkutan, matinding kalungkutan. Miss Happy, are you there? Ma'am? Ma'am? Miss Happy, hindi ka na naman nakikinig sa klase, ah. Maya-maya magtatanong ka na naman kung anong gagawin sa inyong mga requirements. Sorry po, ma'am. Hindi ko po kasi maintindihan yung lesson, eh. Paano hindi mo maiintindihan? Hindi ka naman nakikinig, Miss Happy. Wala sa amin ang problema. Nasa inyo yan. Makinig kasi kayo para maintindihan nyo. Okay, class? So, moving on. When we talk about the theory of Vygotsky... Ano nyo, gang? Ano? Ba yan? Wala akong gagamitin. Tao po. Pabili po. Pabili po ng itlog. Ano atang tao? Uy! Ano yan? Bago yung cellphone mo? Oo. Bili ni ate. Wow, sana all. Sana meron din ako para may pang-online class ako. Pabili ka sa tatay mo. Alam mo namang sa bukid lang siya nagtatrabaho. Happy! Halika dito, may bibigyan ako sa'yo.
Wait lang ah. Ano po yun, Tay? BBL, sir. Wow! Ang ganda naman po nito! Saan po ito nabili? Bili ko yan sa katrabaho ko. Magkano naman po ito? Masis ka na naman. Saan lang tanongin? Mahalaga. Gamitin ka sa pangalaman. Thank you po, Tay, ha? Thank you po talaga. Ganito pala nararamdaman nila kapag may bago silang gamit. Yung parang halos hanggang tenga ng ngiti. Di ko nga alam kung bakit ngayon ko lang naramdaman yung ganito eh. Siguro dahil na rin sa hirap ng buhay. Ganda kasi ng bagong cellphone ko. Ang sarap eh pag malaki. Lalo na't kung pinaghirapan ng mga magulang. Happy! Oh! Binabanggan ka ata naman sa DC natin ah! Ipasa muna daw yung module mo. Deadline na daw mamaya. Ah, di ko pa kasi nasasagutan. Wala kasi akong load na pang search eh. Pakisabi na lang ha. $500? Ang laki naman po nito. Para sa online class mo yan. Diba kailangan mo ng pang-load? Pero saan na... Wala yan sinasweldo namin kanina. Di ba namang problema ka sa online class mo? Oh, para saan yung lubid? Ah, wala po. Pinaglalaroan ko lang po. Sige, Tay. Salamat po dito ah. Bakit? Koy, kamusta ka? Ayos naman ako. Bakit? Sigurado ka ba? Kasi parang... Ay, wait lang. Tawag kasi ako ng tatay ko eh. Wait lang po tayo. Magluluto lang po ako.
Umalis na naman si tatay. Nandiyan ka pala. Bakit? Wala. Kakamustahin lang sana kita. Okay naman ako. Ikaw? Wala mo naman, napakalayo ng bahay mo. Diyan nga lang kayo sa harap eh. TikTok tayo. Sige. Si tatay. Ha? Una na pala ako, baka hinahanap na ako ni ate. Ha? Sige. Nakapagluto ka na ba? Hindi mo po ba nakikita? Nagluluto pa lang po ako. Iyak ka ba? Hindi po. Iyak ka ba? Hindi nga po!
Sa barangay Purok na Mataang, nagbigti ang lalaking nagngangalang Ignacio Natividad, 38 anyos at isang byudang ama ng isang junior high school student. Ayon sa ilang investigasyon, nasabing ito ay nakapagbulsa ng mga pera at cellphone at ang rason ng kanyang pagpapakamatay ay inaalam pa lamang. Nakatutok si JP Soriano. Ma'am. Natawag ka kanina, pero akala ko absent ka. Sorry po ma'am, dinalhan ko po kasi ng pagkain yung tatay ko. Napakaraya ng buhay. Hindi totoong may pagkakapantay-pantay. May mga taong kahit anong gawin ay napakaswerte pa rin. Mga nasa taas na nananatiling nasa taas. May mahirap na gumiginhawa ang buhay kapag nakakaakyat sa talit. At may mga tao ring malas na sa simula hanggang sa huli. Ako si Happy Natividad, 15 anyos, nag-iisang anak at nag-iisang buhay sa aming pamilya. Ang aking nanay ay maagang namatay dahil sa sakit na cancer. Noong ako ay bata pa,
Naniniwala ako na sa doktor gagaling ang mga taong may dinadamdam. Pero napagtanto ko na pera pa lang solusyon sa lahat ng problema. Hindi ka gagaling kung wala kang pera. Akala ko, ako ang susunod sa aking nanay dahil na rin hindi ko masundan ang bagong sistema ng edukasyon. Ngunit hindi ko inakalang tatay ko palang susunod ng mga iyon sa akin. Siya naman ay nagpakamatay. Siguro dahil na rin sa pera. Siya ang tatay na gagawin ng lahat para sa kanyang anak. At kahit sabihin nila na siya ay magnanakaw, siya pa rin ang pinakamabuting ama para sa akin. Kung may bagay na makakapagpahiwatig sa aking buhay, ito ay ang saradong kabaong. Dahil ipinapahiwatig nito na hindi may iwasan na may mawala sa iyong buhay. Hindi lang tao ang maaaring mawala, kundi pati na rin ang iyong bukod-tanging kasiyahan.